Ah, ingat na ingat para manok ako. Napit na. Siksikan. Ano? Siksikan. hindi pa makaupo. Hinahanap pa namin yung number. Mabuhay! Welcome to Philippine Airlines. We care about your safety. Please stow your baggage in the overhead bins or under the seats in front of you. This is a non-smoking flight. Smoking, including use of electronic cigarettes, is not allowed. Okay, next. Layo-layo pa. 42. Ay, son. 42. 42. 42, yes, dito na ako. G. Ay, sa gitna. Dito na lang sa dulo. Kita na. Oh, nakita na namin yung upuan. Yeah. Mabuhay! Malugod namin kayong tinatanggap dito sa Philippine Airlines. Ang inyong kaligtasan ay mahalaga sa amin. Maaari na. Sa labas ng Danam International Airport at waiting for people sa mga kasama natin na papasok dito sa aeroplano. So, puno na ang labas na airport. Ayan ang itsura niya. Pakalawak. Ayos pa rin sila sa mga gamit na at tinalagay doon sa taas. Ito nakapwesto na ni para sa biyahe. Ayan. Ito ako sa tabi ng bintana. Ayan ang labas ng airport dito sa Damam. Pawis na pawis talaga ako dito sa loob ng aeroplano at konting tiis na mamaya na lalamig na siguro kasi kami doon sa terminal kaya pawis na pawis ako dito at tiis lang dahil simple sacrifice natin para lamang makauwi in the overhead bins or under the seats in front of you. This is a non-smoking flight. Smoking, including use of electronic cigarettes, is not allowed. Dami ng mga pasahero dito sa loob ng aeroplano ay always na nagpipray na sana hindi lahat at makauwi ng maayos sa Pilipinas at makalapag ang aeroplano ng maayos. Nandito ako sa tabi ng bintana, so I'm very lucky para makita ko ang labas. Ayan. Terima kasih.
umaayos na ang lahat at maya-maya ay magte-take off na rin ang airplane at simply welcome to aboard. Ayan, naayos na ang lahat at maya-maya ay lilipad na rin. So waiting pa kami sa oras at exactly dapat aalis ang airplane ng 9:12 in the evening. So maayos na yan. Sa daming mga pasahero dito sa loob ng aeroplano. Lahat ay nakaupo na ang crew na lang ng airplane ang nag-aasika. So sa lahat ay maayos muna. Nainitan na kami dito sa loob ng aeroplano. Huwag ka magsalita ng tapos kaya baka makasali ka dyan. Pagpasok namin sa dami ng tao dito sa loob ng aeroplano. Kaya bye-bye na lang at magawa ng paraan para mabawasan ang init sa pagdating namin dito sa loob ng aeroplano. Bye-bye na lang ako at mabawasan ang init kasi nakajakit ako. Kailangan natin makajakit para sa safety natin. Emergency lights and path markings will lead you to these exits during an evacuation. For further information, please study the safety card found in the seat pocket in front of you. In preparation for takeoff, ensure your seat belts are securely fastened, seat backs in upright position, large electronic devices like laptops and tablets stowed in your seat pockets, window shades opened, and your tray tables and footrests stowed. Welcome. Aming ipapakita ang safety features ng eroplanong ito. Panoorin ang cabin crew sa inyong harapan. Para maikabit ang seatbelt, pagdugtungin ang magkabilang dulo. Para higpitan, hilahin ang dulo ng strap. Para paluwagin, bahagyang iangat ang buckle at luwagan ang strap. Para tanggalin, iangat ang buckle at alisin ang strap. Kung kayo ay may kasamang sanggol, ikabit muna ang seatbelt sa inyong sarili bago yakapin ang sanggol sa baywang. Ang life vests ay matatagpuan sa ilalim ng inyong upuan o armrest. Kung sakaling magka-water landing, tanggalin ang lahat ng matatalim na bagay sa inyong sarili. Isuot ang life vest. Ikutin ang tape sa inyong baywang at i-clip ang buckle. Hilahin ang tape kung nais higpitan ito. Pagkalabas ng eroplano, hilahin bigla ang inflation cord sa ibaba ng vest. Nais dagdagan ng hangin, hipan ang mga mouth tubes. Pindutin ang pin sa mouth tubes kung nais bawasan ng hangin. Bawal gamitin ang life vest sa loob ng eroplano. Ang lamp ay kusang iilaw kapag ang battery nito ay nakalubog sa tubig. Sakaling mangailangan ng emergency oxygen, may mga oxygen masks na malalaglag sa inyong itaas. Hilahin ang mask at isuot ng maayos. Itakip sa inyong ilong at bibig. Hilahin ang elastic band, siguraduhin nakalapat, at huminga ng maayos. Panatilihing nakasuot ang mask hanggang mapayuhang alisin ito.
Kung may kasamang bata o ibang pasaherong nangangailangan ng tulong, isuot muna ang inyong oxygen mask bago tumulong. Ang mga emergency exits ay nakamarka sa iba't ibang bahagi ng cabin. Alamin ang pinakamalapit sa inyo. Maaring ito ay nasa iyong likuran. Sakaling mawala ng kuryente o magkausok sa loob ng cabin, kusang iilaw ang emergency lights at path markings na gagabay sa inyo palabas ng eroplano. Para sa karagdagang impormasyon, pag-aralan ang safety card na matatagpuan sa seat pocket sa iyong harapan. Bilang paghahanda sa ating paglipad, siguraduhin nakakabit ang inyong seatbelt, nakatuwid ang inyong sandalan, nakasilid ang electronic devices tulad ng laptops at tablets sa seat pockets, nakabukas ang bintana, at nakatiklop ang tray tables at footrests. Muli, malugod namin kayong tinatanggap sa Philippine Airlines. Dito sa Tomam, yung terminal niya. Grabe, ang lawak. Saka ang ilaw, ang dami. Saka ang linis ng airport nila. So, we're now ready for take-off. At kailangan natin handaan ang sarili natin. And we have to pray na ayos ang biyahe natin sa 9 hours or 8 hours na biyahe. So we are now take off at inayos pa ang plane papuntang runway. So ang daming ilaw, iba-ibang kulay. Kaya tingnan nyo ang airport dito sa Tamam. Yan po yung sa labas. Ang ilaw ang dami, iba-ibang kulay. At dito ako sa tabi ng bintana para ipakita ko sa inyo ang mga kaganapan dito sa labas. Ayan ang aeroplano, naka-parking na rin dyan at naka-ready na sila sa dalawa. So iba-ibang airlines yan para sa mga international flights, mga malalaking aeroplano, mga Airbus ba na airplane. Ayan, ang dami, ang lalaki ng mga airplane na naka-park dito sa gilid. Kasi ready na rin yan sila sa flight sa ibang bansa. So we are now here sa runway at waiting for take-off at mag-start na rin ang plane ng paglipad.
So inaayos pa at papunta pa lang sa runway. So I'm now waiting all here and we have to pray na maayos ang lahat. Paliko pa lang ang plane papuntang runway. Ayan, makikita natin yung mga nakaparking na aeroplano dyan sa gilid ng airport. Nakahilira po sila ng maayos. So ayan, nakaliko na ang plane galing ng terminal. So iikot pa siya papuntang runway para maayos na rin. Ayan. So ang time ng alis ng plane ngayon ay 9:12 in the evening, October 30, 2020, PR 5683, Philippine Airlines Airbus. Ayan, dito na po sa, dito na kami sa runway at malapit na siyang mag take off at lilipad na. Cabin crew, prepare for takeoff. Biku takeoff station. And now ready for takeoff. So we have to prepare ourselves for the flight and we have to pray for the safe and convenient all night within 9 hours maximum. So ready na ang plane at maayos na rin. So nag-remind na ang flight attendant at pilot, so ready for takeoff. And later on, lilipad na rin ang ano. So lahat ng mga ano dito sa loob ng terminal ay napaka active at saka very convenient talaga ang ano dito. Ang lawak na ang terminal nila at saka ang dami ng ilaw, iba-ibang kulay po yan at night. So maganda sana kung umaga pero wala tayong magawa kasi gabi yung flight natin. So ito madilim pero ilaw na lang ang nakikita natin ngayong gabi na to. And now ready for takeoff and enjoy our flight and God bless our trip within 9 hours maximum. And then balis na rin ang aeroplano. Ayan po ang sa labas ng terminal dito sa Dammam International Airport. So now take off the plane and enjoy the flight and a half day and good night all and sleeping time. And after that kakain na rin kami. So ang ganda ng terminal airport nila dito sa Dammam. Napakalawak at ang daming ilaw, iba-ibang kulay po yan. So white and clean and convenient for travel. Ayan, daming ilaw. So ready to take off. Ayan. Now start na ang plane para lilipad na siya. So enjoy our flights and later on kasi lang kanina pagpasok pa lang ay wala pang facial mask pa lang.
Thank you kay Sir Namit, malabo kanina. Simple pala. Sana, malinaw din mo na kong tree. Dumating na yung food namin. Ayan, bread, yung chicken. Ano ba yan sa loob dyan? Manok. Ah, manok pala. Ito naman yung tea. Ayan yung salad. Ayan yung tinapay na ano, hamburger na maliit. Ito yung cake. Tapos yung kanin. Ayan yung kanin na may manok. Tingnan natin kung manok ba talaga. At bubuksan ko pa. Hirap buksan. Surprise! What is that? Wow! Kanin na may kulay. So, kanin na may kulay. Ayan, mayroon siyang ulam na kasama manok. Ayan. Cute na, nagaya ng cake. Kanin na may manok sa loob. Durog na manok na sa loob. Maliit. Pinagsama na yung kanin. Ayan ang Almalay. Natural butter. Natural butter. Kapartner dun sa hamburger na maliit. Isang subo ko lang. Sila? Free naman. Ayan. So, maya-maya, kakain na yung salad. Saka yung juice. Juice na lang ako. So now, kain muna kami. Saka mayroon din siyang kutsara, tinidor, plastic pa. Disposable na dati. Dati yung kutsara ay stainless. Now, plastic na lahat for disposable. Before ng airlines, dati ay maganda yung kutsara. Now, ayan yung toilet. Yung ano, tissue na mapangu. Ayan yung tissue. Pagkatapos siyang pampunas. So now, kakain na at nakaready na ang hapunan namin na alas 9 ng gabi. So need natin kumain. Yan ang pagkain sa loob ng aeroplano from Philippine Airlines PR5683. Yan, ubos na, tapos na kaagad, bilis, tao. May tubig akong dala. Ayan, binili ko yan doon sa bago ko malis. Yung dala-dala ko pa rin sa loob ng aeroplano. Kasi alam ko walang tubig, kunti na. Ayan yung iba, yung flight attendants, stewardess, busy pa sa pagbibigyan ng food. Lahat kailangan bibigyan kay gutom lahat. Ayan yung mga suot ng mga flight attendant ay nakabonet pa rin silang for safety sa lahat. So, sa dami dito sa loob ng aeroplano. Hanggang dulo pa yan, napakahaba. So, laki. Siksikan sa loob ng aeroplano. So, keep safe sa lahat. 14 days kami sa Leyte. 14 days sa Leyte. Sa health center. Na rin. Ayan po yung sa madaling araw na po yan. Umaga na po.
guys, malapit na kami mag-arating sa Pilipinas. Ayan po yung ulap. Kulay ng ulap ay napakaganda. Puting puti. Malabo na. Sa sobrang dami ng ulap sa taas. So yan ang itsura dito sa pinakataas ng eroplano. Lagpas ng ulap. So as you can see there, grabe talaga ang ganda ng puting puti. Ang bilis ng takbo ng eroplano na yan, pero ayun, kasalubong yung ulap. Oh, nasa 39 tayo sa ibabaw talaga ng ulap. Sa ibabaw tayo ng ulap yun. Nasa 39,000 feet pa dito. Tapos pag nandun lang tayo sa lupa, gana at nakikita natin ang kulay ng ulap sa ayan, nakikita natin ang kulay niya kasi early in the morning na sa kita namin ang daming ulap kakapal, ang ganda ng kulay. Nasa thousands of feet na kami at malapit na kami bumaba sa magla-landing na, malapit na kasi naramdaman na namin na bababa na yung aeroplano. Ayan, salubong na namin yung mga ulap. Akala mo naka-steady lang ang aeroplano, hindi, mabilis ang takbo niyan. Ilang miles ang ano niya, takbo niyan. Let's go. Dali. Umaga na. Napit na. So, iba. Maya maya ay na. Tulog pa yung iba. Nandito na gano'n na. Nakukover lang ako ng dito sa labas kasi gusto ko makita at silaya naman siyempre yung kung gaano kaganda ang itsura dito sa labas ng aeroplano doon sa taas ng ulap. Kaya pinunan ko ng video para makita rin ang itsura dito. Kailangan mo yan kasi i-check ko sa aircon kasi wala kang face shield. Baka masita ka. Kailangan mo yun ka. Nandiyan lang sa ilalim. Wala naman sa aduhan.
ang time namin ay nasa, iba na yung oras. So, malapit na kami sa Pilipinas. Kaya, andyan po yun. So, mga 3 hours before, sobrang lamig na. Nasa taas ng ulit. Tulog pa yung iba dahil naka-off pa yung ilaw sa loob ng aeroplano. So ito yung sa labas kasi binuksan ko ng kaunti ang pintana para hindi masilaw yung mga kasama natin at nababaya natin na natutulog pa while nasa biyahe dito sa loob ng aeroplano. Kaya binuksan ko lang kaunti ang pintana para makita ko ang loob sa labas ng aeroplano kung saan nabanta. Kaya ang ganda ng ulap. So, coffee time. And then, breakfast na rin. Kasi umaga na dito sa loob. At malapit lang kaming mag-landing doon sa Manila. Kaya mag-breakfast muna. So, mga ilang oras ay darating na rin kami doon sa terminal ng NAIA, Terminal 2. So enjoy our breakfast at namimigay na rin ng pagkain ang aeroplano. So, tinapay at saka coffee. And then may palaman din. Yan lang ang binigay sa amin bago kami uwi. Bago mag-landing. So enjoy our breakfast at busy lahat para sa umagahan. Tinapay at coffee. So enjoy sa meet and maya maya ay maglalanding na rin ang plane doon sa NAIA Terminal 2. So, dito na lang at itutuloy ko sa next vlog ko kasi sobrang haba na at see you sa next upload ko at mananapin ko sa loob ng plane dito sa Philippine Airlines at enjoy mo na kung sa breakfast namin dito sa loob ng plane habang nasa itaas pa kami bago Manila. So malapit na kami mag-landing, so abangan na lang ang next update ko at madaming salamat po sa pagpapanood sa aking vlog. Maraming salamat po sa inyo. See you sa next vlog ko and happy trip dito sa loob ng plano at enjoy na kami sa breakfast namin. So abangan na lang din ang next update ko kasi habang bababa pa, medyo mahaba pa rin yun at abangan na lang din. At salamat sa panonood at maya maya ay maglalanding na kami. So next na ibablog ko ay ang pagbaba ng aeroplano hanggang sa terminal 2. So okay, bye bye. Next na lang ulit. Bye bye sa inyo lahat and God bless.